plastic. I'll tell you straight, sir, hindi ako may mag-sugar coat eh. Talaga mga pink at mata pobre ang pink lawan. Right. Alam niyo bakit? Tingnan niyo, mababatingin sa akin dahil ako yung naguhubad sa pag-aartista. Ano? Yung pag-aartista ba, na-hold up kayo? Binunutan ko ba yung bulsa ninyo? Ninakawa ko ba negosyo nyo? Nakapamerwisyo ba ako nung nag-aartista ako? Trabaho yun. Hanap buhay ko yun. Role na dapat kong gabay. Eh sabi ng direktor, gumanon ako eh. Hindi ko magin ako. Noon na ako masunurin, bayad eh. Correct. Galit na galit sila sa pag-aartista ko. Pero sila namimili ng artista para sa rally nila. Correct. Tama. Alisin ko artista doon, walang pupunta sa kanila. Correct. Very good. Yes. Diba? Ayoko naman sabihin that they have the face that only their mother can love. Diba? Masakit pang isipin yun. Diba? Pero tingnan mo, kaya ako naawa sa ibang artista, eh siyempre hanap buhay naman yun. Wala ka namang, hindi mo naman masisisi. Pero sila, bili ng artista para sa rally nila. Pero sa akin, galit sila dahil artista ako. Tama. Correct. Double standard. Oo nga. Pag sila, may rules, okay lang. Sila, banal. Eh, gusto pala nila maging banal eh. Eh di mauna na sila sa langit. Hintayin na lang nila tayo doon. Ako ganon. Ako hindi ako nag... hindi mo ako basta-basta mapapalundag. Sa dami ng hirap na dinanan ko sa buhay. Ito, real talk. Ngayon, hanggang ngayon gabi, ilang gabi na lang. Ito, straightforward. Hindi ko alam kung narinig nyo na sa akin ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam ang dahilan ng purpose ko sa mundo. Bakit ako pinaabot ng Diyos sa ganitong katatayuan? Basurero lang ako, gagawin pa akong kandidatong presidente. What is my purpose? See? Hanggang ngayon, hindi ko pa nasasagot sa sarili ko yan. Diba? Mapaglaro ang tadhana. Kaya lang, mapanghusga naman yung mapagbataas. Correct. Mapanghusga talaga. Alam mo bakit? Eh kasi you're going to threaten yung kanilang farm. Yung kanilang bakahan. Or ibig sabihin, maybe livelihood. Bakit? Eh ako naman eh, ang katira ko lang eh maglingkod sa taong bayan. Magpatayo ng bahay. Nangarap pa rin. Pangarap ko magkabahay sa sarili ko. Salamat sa Diyos, nagkaroon ako dahil sa pag-aartista. Kaya nangarap ako, nagkaroon ako. Akala yung bibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos, mamigay ng bahay. Libo-libo pa. Hindi ko na pagkaroon paghana. Squatter ka lang dati, nangangarap ka magkabahay. O ngayon, in a simple stroke of a pen, mababago na buhay ng tao. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Pase Community. Ahem, ahem. Okay, meron pang tatlo yun. Dati 15 story. Ngayon ginagawa, as we speak, 20 story. Ngayon, dati, yung squatter naliligo sa ilog, ngayon sa swimming pool na. Wow! Yan, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Squatter. Darin mo sa kanakakita, squatter. Papasok sa building. Pagpasok ng elevator, sabihin, 14 floor please. Tama. Pwede? Pwede! Naman! So, ibig sabihin, yung imposible, nakakatira sa condominium, pinakaluluwag sa buhay. Tama, mali. Tama. Eh ngayon, dahil pa ng squatter, at saka yung dati nag-relent. Kasi binigyan ko rin pagkakataon yung mga nagtatrabaho ng 8 oras,
yung regular na empleyado na magkaroon ng condominium. Eh, sino makapagsabi? Yung iba nga, 29 square meter lang sa SMDC. Masaya na. Tama, mali? Tama. Ito, 42 square meter, 2 bedroom. Wow. Wow. Ahem. Very Joey Deluz. Ito ba yung lip service? Eh, nangyari na eh. Ano ni Gwatan sa ni Atty. Joey Deluz? Alam mo saan mo makukuha yung poster ko? Yung poster ko? Doon sa website nila, na-download mo yung poster ko. So pinakakalat na naman nila yung picture ko na kaganoon. Alam mo, takot na takot. Alam mo ako talaga, unang-una hindi ko kinakaya yan. Ha? Straightforward, hindi ko kinakaya. Salamat sa Diyos, nakapag-artista ako. Salamat sa Diyos. Sa totoo. Bumuwag ang buhay ko. Tama ba? Pero isa lang ako takot na takot doon. Lagi ko chine-check yung brief. Baka na-edit. Maganda naman yung pagkakakasal. Yun lang alagayin ko doon eh. Baka pati may alaga ko, pinakailaman pa rin. Bagay, mamamatay silang hindi nila matitikman yun. Ay nako, mahirap talaga. Anong tawag nila sa akin? Ano raw ako? Anong tawag sa atin, Dok? Squatter daw? Eh, ano ngayon? Kung squatter ako? Bakit? Nagnakaw ba ako sa gobyerno? Correct. Eh, kayo nga.